Hi! Welcome sa Shortcut, ang inyong weekly companion sa pagbabasa ng CCC o ang Catechism of the Catholic Church. Bilang bahagi ng special series natin about Mama Mary, pag-uusapan natin ngayong umaga ang mga Marian dogmas. Coming up! Ibig sabihin muna ng dogma. Ang mga dogmas ay truths of faith na nakapaloob sa divine revelation. Ito rin ay mga katotohanan na necessarily connected kung paniniwalaan natin ang mga bagay na inilahad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng sacred scripture at sacred tradition. Ang mga dogmas sa makatuwid ay divinely revealed truths at proclaimed o itinuturo ng simbahan mula sa kanyang infallible teaching authority. Ang mga tinuguriang Marian dogmas ay mga divinely revealed truths na itinuturo ng simbahan mula sa kanyang infallible teaching authority patungkol sa Blessed Virgin Mary. Sa ngayon, may 4 Marian dogmas tayo, namely Mary as Mother of God, Mary as Ever Virgin, ang Immaculate Conception, at ang Assumption. Ang pinakapamilyar tayo ay ang pagiging ina ng Diyos ni Maria. Sabi sa Luke chapter 1 verse 31, ang isisilang ng mahal na ina ay tatawaging banal at anak ng Diyos. Kino-confirm naman ni St. Paul na ang anak ng Diyos ay isisilang sa isang babae sa takdang panahon. Ang dogma na ito ay mahalaga dahil dito ina-affirm natin na si Maria ay hindi lang ina ng nagkatawang tao na si Jesus, kundi totoong Theotokos o God-bearer. Pinoprofess natin sa dogma na ito na ang two natures ni Christ ay nasa isang person lamang. O sa madaling salita, tinatanggap natin na si Jesus ay fully human at divine. Sabi nga sa Catechism, Mary is truly Mother of God since she is the mother of the eternal Son of God made man, who is God Himself. Sa dogma as Mary bilang ever virgin naman, we maintain that Mary was virgin before, during, and after Christ's birth. Sa Isaiah pa lang malinaw ang pangitain. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin will conceive and bear a son, and his name shall be Emmanuel. Sa New Testament, binanggit sa Luke chapter 1 verse 26 to 27, the angel Gabriel was sent from God to a virgin betrothed, and the virgin's name was Mary. Pero iyan ay bago niya isilang ang anak niyang si Jesus. Pero papaano during Christ's birth at kahit nung pagkatapos nito, did she remain a virgin? Ang turo ng simbahan, the deepening of faith in the virginal motherhood led the Church to confess Mary's real and perpetual virginity, even in the act of giving birth to the Son of God made man. In fact, Christ's birth did not diminish His mother's virginal integrity, but sanctified it. Pero madalas marinig natin sa mga hindi naniniwala kay Maria na hindi siya tulad ng akala nating ever virgin dahil raw may nasusulat sa Biblia na may kapatid si Jesus. Pagpapaliwanag ng simbahan, against this doctrine, the objection is sometimes raised that the Bible mentions brothers and sisters of Jesus. The Church has always understood these passages as not referring to other children of the Virgin Mary. In fact, James and Joseph, brothers of Jesus, are sons of another Mary, a disciple of Christ whom St. Matthew significantly calls the other Mary. They are close relations of Jesus according to an Old Testament expression. Mga kamag-anak pala sila ni Jesus. Sabi nga ng isang Catholic columnist na nangangalang Pat Gon, kung may kapatid pala si Jesus sa nanay niyang si Mary, bakit sa beloved disciple pa ipinagkatiwala ni Jesus si Mama Mary at hindi sa kapatid niya? Bakit pa kailangang iuwi ng beloved disciple si Mary sa bahay nila kung may mga natitirang kapatid pa pala si Jesus? It makes sense, di ba?
First part pa lang yan ng ating Marian Dogma episodes. Next week, pag-uusapan naman natin ang Immaculate Conception at ang Assumption. Para sa inyong review sa CCC, basahin lang ang paragraph numbers 466, 495, 499 to 500, at 509. Para sa mga questions nyo or comments, you may reach us through dsmcshortcut@gmail.com. Maraming salamat sa pag-aaral kasama namin ngayong Sunday. Ang C-Code of the Week ay galing kay St. Maximilian Kolbe pa rin. If anyone does not wish to have Mary Immaculate for his mother, he will not have Christ for his brother. Maraming salamat po sa panonood, and this is Shortcut! See you next week!